Minsan sa buhay natin ay dumarating ang araw na wala tayong kagana-ganang kumilos. Mabigat ang katawan sa paggawa ng gawain na dapat tapusin. Kaya naman pagsisisi ang nagiging kapalit sa huli. Normal lang kung paminsan-minsan ay tinatamad. Ang masama ay kapag naging ugali na ito at nawala na ang pagiging produktibo. Walang mabuting na ibubunga ang pagpapalampas sa oras na nagpapatumpik-tumpik. Ang salitang mamaya na lang at bukas na lang ay kadalasang bukang bibig ng mga taong tamad. Mahirap baguhin kapag nakasanayan ang katamaran. Kaya bago pa mahuli ang lahat, simulan na ang pagbabago, hindi mamaya, hindi bukas, ngayon na mismo. Halina at ating alamin ang mga dapat gawin para hindi tamarin. Simulan na natin. Isa, huwag magpuyat. Matulog sa tamang oras at gumising ng maaga. Siguraduhin na sapat ang tulog sa gabi para masigla ang katawan pagbangon sa umaga. Nakakapag-isip tayo ng tama kapag ang buong katawan ay may hustong pahinga. 2. Kumain ng wastong pagkain. Sa pagkain nagmumula ang enerhiyang ginagamit ng katawan. Kung walang sustansya ang pagkain kinakain, posibleng mabilis magutom, manlambot at tuluyan ng tamarin sa pagkilos. Ang sariwang gulay at prutas ay dapat laging kainin dahil puno ito ng mga bitamina at mineral na tumutulong para lalong maging aktibo ang isip at katawan. 3. Unahing gawin ang pinakaayaw mo. Sa maghapon ay may mga bagay tayong dapat gawin. Kapag tinamaan ang katamaran, mahirap magsimulang gumawa. Sabi ng isang eksperto, kapag inuna mo raw gawin ang pinakamahirap o pinakaayaw mo, magiging madali na ang iba pang mga gawain at siguradong matatapos mo ito. 4. Maligo araw-araw. Masarap sa pakiramdam ang bagong ligo. Mas nakakaganang magtrabaho kapag presko at mabango kaysa amoy pawis at mabaho. 5. Magpaaraw sa umaga. Ang sikat ng araw sa umaga ay mabuti sa katawan. Isang paraan para mabigyan ng bagong sigla ay ang masikatin ng araw ang balat kahit 10 hanggang 15 minutes lang. Sabayan na rin ito ng paghinga ng malalim. Inhale, exhale at pagpapasalamat sa Panginoon sa pagbibigay ng panibagong buhay. 6. Mag-stretching. Ang stretching ay pagbanat sa mga muscles kung saan ang pagod na kalamnan ay nare-relax. Kung matagal na ang pagkakaupo, mabuting tumayo muna kahit 5 minutes. Uminat at mag-deep breathing para dumaloy ng maayos ang dugo sa katawan at maalis ang pagkatamad. 7. Isulat ang iyong mga gagawin. Makatutulong kung nakalista ang iyong mga gagawin at ipaskil para alam mo kung ano ang dapat unahin at tapusin.